Tingnan natin. Pag nabubuhat ka ng mabigat, kumatabi yung katawa mo. Ito, isa tuhod ko pa ito. May problema ba yung tuhod mo ngayon? Sabi sa akin, ano naman daw, walang accident ko. Arthritis. Eh, sa ligament din yan, kung sinabi sa akin. Pag ang alala ko. Kaya wala akong makita ng sugat niya. Pero dito sa x-ray mo, hindi ko parang ito mo. Sa chest kasi yung x-ray ko, hindi ko sa lumbar o sa ano. Ewan ko lang, makikita ko ng mga ano. Hindi rin tayo ko yata. Dati ako naglalaro pagka namamaga, kahit hindi ka naman na ano, nag-get like shit-shit lang ako. Namamaga? Namamaga. Hindi, okay. Sign up, ano yun? Kulang lang sa stretch. Kulang lang sa stretch yun ngayon. Siyempre, nilaro mo, kahit isang pinating na gano'n ka lang, takbo-takbo ng konti. Siyempre, hahabol ka sa bola. Pag-re-rap ngayon yung mga tendon at muscle na hindi na-stretch noon bago ka naglaro. Siyempre, napahinga ka siguro, matagal na pahinga, pag nagbalik ka ng naglaro. Pero dyan pero atheromatous, aorta, osteodegenerative things. Okay, epiglottic view. Is this suggested for further evaluation? Dito naman sa ano mo, sa spine mo, is... Konting mild curve lang, pero okay yan. So, pagka, ang pagod yung pag meron ako. Sa lumbar, wala. Hindi kasi thoracic lang. Makikita pa rin dito ko. Magkagano ka agad yung katawar ko pagka kahit sa mga mag... Alam mo kung bakit, sir? Meron ka ng putok na dis. Meron ka ng putok na dis. Wala kasing findings dyan eh. Sa puhod yan. Yan yung may... Meron kang osteodegenerative change. Yan yan sa balakang natin. Siyempre, umiigat na tayo. Iwasan yun yung pagbubuhat ng mabigat. Bumibigay siya. Ngayon, siyempre, pag bumigay yung kabila, makaganon ka talaga. Siyempre, mabilis na itong... Mabilis kang mapaganon. Pag lumubog siya, meron tayong tinatawag dyan ng facet joint, capsule joint, mga joint na maliliit. Lumilis yun. Ngayon, ngayon, pag ginanon mo, parang hirap. Kailangan yun lumagutok. Babalik ka na naman sa ganun. Pero yun nga, para maiwasan natin ganun. Kung gusto mong, kahit pa paano, makapuhod-puhod pa ng kahit konti, maglagay tayo ng ano. Yun na ginagawa, lalo na yung support correct. Na lang ako dito. Yes, yun ang totoo. Kasi sa inyo, siyempre, senior citizen na siguro tayo, mas mahihirapan tayong magbuhat ng mabigat pagka senior citizen na tayo. Umibigay gagad lalo. May issue na kayo before, uulit po yan. Ngayon, nasa magandang kalagayan naman kayo. Ang mga recent lang to. Wala kayong dapat ikatakot kung talagang iiwas kayo sa sobrang bigat na pagbubuhat. Okay? Pero kung sakaling mapapalaban man, kahit papano, bumili kayo ng Gilgar. Yung back support. Mura lang naman. Yun ang ginagalabi. Kami dalawa kasi importante rin sa kanya. Oo. Parehas kami meron. Kahit naman nakatabingi ka ngayon, kaya kong ayusin yun. Marami nang pumunta niyan dito. Naayos naman. Pero siyempre, kailangan lang talaga kapahinga ng isang linggo. Babalik na yun. Pero sa'yo, na-over ka muna eh. Ay, sorry. Tayo ka. Pagpabuhat ka sa tulo, ganito oh. Pag masakit ang balakang ng papa mo, ganito. Tignan mo yung tsura. Nakayakap lang. Tignan mo. Harap-harap. O. Ganyan, laglag mo ng katawang sa kasara. Ganyanin mo siya. Baka na kay Kuya. Hindi kang matagilid. Ganun lang. Yan ang tinatawag na, kumbaga, self-body traction. Kumbaga, katawan niya lang, ano, iaangat mo lang siya. Tatagtag lang yung isang piraso. Katawan niya eh. Ganun. Para safe. Yung traction na ginagawa ko, yun ang hindi safe. Kabilang side.
kaya kay sir. Alin yung pinakamasakit? Kanan, kaliwa? Yung mas naapektuhan? Ito sa kanan. Sa kanan, sige. Tihaya ka lang, Mars. Puso ka. Yan. Yung tuhod o singit? Sa hips? Hindi, yung kanina, may ano rin sa tuhod mo eh. Ay, sa... Kanan? No, ako sa kanan. Okay. Pagka napakit ko nalaga. Maglalaro kayo, sir, sakali magtitira kayo sa basketball, sa court. Nabigil ko na. Nabingin mo na yung tuhod nyo. Kasi, yung isang araw, dati isang araw, kahit ilang beses ka maglaro, ngayon, isang araw na laro, isang linggo pa yun. Sakit sa katawan. Wala, yun ang sign of aging na taba. Yan na yung tinatawag na ano. Umiidad tayo. Strepsil yan, pwede yan. Sugat yung lalang mo niya kakaubo. Hindi kayo nagsisibir. Masakit sa umaga pag gising mo, pero pag ginanin mo na, nakarate na. Parang normal na yung galaw mo. Yan ang, ano, yan ang malaking bagay na nakakanope ng tamang guide para sa lalo umiidad tayo. Kapag pinapagawa mo ganun, yung titiksan, isisipa mo ganun. Diba? Hindi na gano'n. Hindi kayo mauwisibir. Tinuturo ko yan, kahit naman gumaling kayo dun sa bahay nyo, eh ano, million tayo dito, daang million tayo, at least. Nakatulong ako kahit nasa malayo kayo, nasa bahay kayo. Siyempre yung iba rito, hindi kayang bumiyahe kagad. Layo.
Eh, may followers ako sa Mindanao, may followers ako sa Bulo, may followers ako sa abroad. Hindi mo nagad makauwian. Kaya kahit papano, malaking bagay din yung matutunan yung mga bago pa lang magsimula pasilir. Lalo na ganun yun ah. Lalo na nararamdaman ako dito. Kaya pag ganun ko ah, para ano, kaagad, normal kaagad yung ganun sa umaga. Buhay na patotoo. Buhay po po. Na may, kasi hindi ko ilalabas sa video yan, na hindi ko pa na-testing, na hindi ko pa tinesting din sa sarili ko, sa iba. Kung mapapansin nyo, yung nakatay na kahiga kayong patagilid, yun din yun. Ang kulang lang yung traction. Siyempre, pag nag-severe na kayo, sa iba yung may tao pa rin magka-guide sa inyo. Pero yun nga, pag may knowledge kayo sa mga ganun, hindi kayo mauuwi sa severe moment. Yung sobrang sakit talaga. Maawat. Mabigat yung pakiramdam nyo sa umaga, pagkagising yung sakit ng balakang nyo. Pitigin nyo, subukan nyo. Tignan mo kung gaano ko sarap. Lumuluwang siya. Ngayon, siyempre, tao tayo. May mga daily routine. May mga work tayo. May mga ginagawa tayo. Nakukompress talaga yung mga disc natin. Bunga nung pagbubuhat natin noon pa. Nung malalakas pa tayo. Nasisira kasi yung mga yan. Yung tinatawag nating annulus disc. Tulong ng mga ehersisyo. Sa akin kasi sinisimplihan ko lang. Hindi na sobra-sobra kasi hindi nyo naman alam yung kasunod. Pag sumobra-sobra kayo, sakit lang. Oh, sir. Yan ang isip dito. Okay. Check. Oh, sarap. Okay. Sino ba? Sino ba, sir?